inyong lahat. Ako si Binibining Marjorie Arbanabe ng Bacolod City College. At nandito ako ngayon sa inyong harapan upang ibahagi ang aking ginawang pakitang turo. Pero bago po ang lahat, ito po ang aking banghay aralin sa Araling Panlipunan para sa ika-apat na baitang. Ang layunin natin ngayon ay natatalakay ang kahulugan ng pambansang awit at watawat bilang mga sagisag ng bansa. Dahil sabik na ako, sisimulan ko na ang aking pakitang turo kaya subaybayan mo po ako. Magandang araw mga bata! Ako si Binibining Joy at ako ngayon ang iyong guro sa Araling Panlipunan. Pero bago ang lahat, masipagtayo ang lahat para sa ating panalangin. Pikit natin ang ating mga mata, yuko natin ang ating mga ulo at manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila na kaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Bago po tayo umupo mga bata, maaari po ba nating pulutin ang mga basura na makikita natin sa ilalim ng ating upuan? Okay, very good. So class, pwede na kayong umupo. Ang araw natin ngayon, class, ay Lunes. So, Isabel, ano ang araw natin ngayon? Okay, very good, Lunes. So, kanina mayroon tayong flag ceremony. Ano kaya ang ating kinanta kanina? Yes, Josh. Okay, very good. Kumanta tayo kanina ng ating pambansang awit na Lupang Hinirang. Maaari mo bang iulat ang mga dapat gawin kapag tumugtog ang ating pambansang awit? Yes, John. Okay, tama. Tumayo ng tuwid at ilagay natin ang ating kaliwang kamay sa kanang dibdib. Tama, class. Ngayon, class, balikan muna natin ang ating tinalakay kahapon. So, kahapon, tinalakay natin ang kahulugan ng ating pambansang awit at ang kahalagahan nito. Kaya ang tanong, ano ang pakiramdam ninyo kapag tinutugtog ang ating pambansang awit? Yes, Rika. Okay, masaya. So, maliban sa masaya, class, ano pa? Yes, Joshua. Okay, tama. So, ngayon, class, si Ma'am Joy may papakita na larawan at ito ay may connection sa ating bagong topiko. So, ano ito? Okay, tama. Watawat. Ito. Okay, tama. So, janting nakatayo at inilagay ang kaliwang kamay sa kanang dibdib. Pangatlo. Okay, very good, class. Flag ceremony. So, bigyan natin ng limang palakpak ang ating sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Very good, class. Ngayon, class, tutungo na tayo sa ating bagong aralin. Handa na ba kayo? Okay, very good. So, class, ang pag-aralan natin ngayon ay tungkol sa kahulugan ng mga sagisag ng watawat. So, isa sa mahalagang simbolo ng bansa ang watawat ng Pilipinas. Tatlo ang pangunahing kulay nito. Bughaw, pula, at puti. So, class, ang kahulugan ng mga kulay na ito ay ang kulay bughaw, class, para sa kapayapaan na mahalaga sa pag-unlad ng ating bansa. Ang kulay pula naman, class, ay para sa kagitingan na nagpapaalala sa atin ng matatag na kalooban ng mga mamamayan. Ang kulay puti naman, class, ay para sa kalinisan ng puri at dangal ng mga Filipino. Okay, naintindihan lang ba? Okay, very good. So, class, mayroon akong tanong. Ano ang ibig sabihin ng kulay bughaw? Yes, Jennifer.
Okay, tama. Ang kulay bughaw class ay para sa kapayapaan na mahalaga sa pag-unlad ng ating bansa. Very good class. Makikita naman natin dito class ang iba't ibang simbolo ng ating watawat. Ang tatlong bituin ay sumisimbolo ito ng ating tatlong pangunahing isla ng Pilipinas class. At ito ang Luzon, Visayas, at Mindanao. So class, naintindihan lang ba? Okay, very good. So class, mayroon akong tanong. Ano ang ibig sabihin ng tatlong bituin? Yes, Megan. Okay, very good. Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang Luzon ay mayroong 55.77% ng 76 na milyon ang kabuuang populasyon ang naninirahan sa Luzon na may 8 rehiyon. Sinundan ito ng Mindanao na may 27.70% na may 6 na rehiyon. At sinundan ito at pinakalas ay ang Visayas na may 20.30%. So class, makikita naman natin dito na ang Luzon ang may pinakamalaking populasyon sa tatlong isla ng Pilipinas. Bilang isang pulo, ang Luzon ay mayroong sukat na 100,688 km². Dito matatagpuan ang lungsod ng pamahalaan ng bansa, ang Maynila, at ang pinakamataong lungsod ay ang Quezon City. Mabundok ang pulo at dito matatagpuan ang bundok Pulag. Ang ikalawang pinakamataas na bundok sa bansa, ang Bulkang Pinatubo, at ang Bulkang Mayon ang pinakatanyag na bulkan. Class, mayroon ba kayong tanong or may hindi ba kayo naintindihan? Okay, wala. So kung wala class, ako ay magtatanong sa inyo. Ano ang mga bundok na matatagpuan natin sa isla ng Luzon? Yes, Jessica. Okay, tama. Bulkang Mayon, Bulkang Pinatubo, at Bulkang Pulag. So ngayon class, so tungo na tayo sa ikalawang isla ng ating Pilipinas at ito ay ang Mindanao. So ang Mindanao class, may 6 na rehiyon at ito ang mga sumusunod. Peninsula ng Zamboanga, Hilagang Mindanao, Davao City, Sacsayhin, Caraga, and Autonomous Region in Muslim Mindanao or ARMM. Maraming magagandang tanawin ang makikita natin class sa Mindanao tulad ng Island Golden City of Samal, Cloud 9, Magpupungko Rock Pools, and Hinatuan Enchanted River. So class, makikita naman natin dito na ang isla ng Mindanao ay napapaligiran ng anyong tubig. So ngayon class, tutungo na tayo sa huling isla ng Pilipinas at ito ay ang Visayas or Region 6. Binubuo ito ng 6 na lalawigan, 16 na lungsod na ginagawa itong rehiyon na may pinakamataas na bilang ng mga lungsod. Ayon sa 2020 Census of Population and Housing or 2020 CPH, ang Western Visayas ay mayroong 8,081,888 population. So class, makikita naman natin dito na ang Visayas ang ikalawang pinakataong lugar. Magagandang tanawin na makikita natin class sa Visayas ay ang The Rubens, Mambucao Mountain Resort, Compistuhan Highland Resort, at ang Mag-aso Falls. So class, alam kong familiar sa iyo ang mga lugar na ito. So sa magagandang tanawin na makikita natin sa ating lugar, ano sa palagay ninyo ang napuntahan na ninyo? Yes, Roddy. Okay, The Rubens. Ano pa? Yes, Marie. Okay, Compistuhan. Okay, class, magaling dahil napuntahan na ninyo ang lugar na binanggit sa ating aralin. At ngayon, class, pag-aralan naman natin kung anong ibig sabihin ng walong sinag ng araw ng watawat ng Pilipinas. Class, alam niyo ba anong ibig sabihin ng walong araw sa watawat?
Yes, Andrew. Okay, tama. Isa na doon ang Manila. Ang walong sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas class ay sumasigisag ito ng walong probinsya unang nag-alsa sa Kastila. At ito ang Manila, Bulacan, Laguna, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite, Tarlac at ang Batangas. Ang walong sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas class ay mayroong malalim na kahulugan o simbolo. Ang mga ito ang walong probinsya na nanguna sa pag-aalsa laban sa mga Espanyol o Kastila class. Naging makabuluhan ang ginampanan ng mga probinsyang ito upang makamit ng Pilipinas ang kasarinlan mula sa mga Espanyol. Class, naintindihan lang ba? O mayroon kayong katanungan? Okay, wala. So kung wala, class, ako ay magtatanong sa inyo. Ano-anong probinsya ang binanggit? Yes, Donalyn. Okay, magaling. Manila, Cavite, Tarlac, Batangas, Nueva Ecija, Pampanga, Laguna at Bulacan. Magaling, Donalyn. Mga bata, may ipapakita ako sa inyo na larawan at sabihin niyo sa akin kung ano ang inyong nakita. Yes, Sam. Okay, tama. Ito ay isang mapa ng Pilipinas. Sa tingin niyo, class, sa tatlong rehiyon, saan tayo kabilang? Yes, Kathleen. Okay, magaling sa Visayas o Rehiyon 6. Ano pa, class, ang inyong nakita? Yes, Marga. Okay, tama. May mga kulay ang taga-rehiyon. Alam niyo, class, madali kasi maintindihan o makita kapag ito ay may marka o may kulay. Sa palagay niyo, class, anong paraan natin maipapakita ang ating pagmamahal sa watawat? Yes, Zaldi. Okay, magaling. Maipapakita natin ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng pagrespeto at paggalang sa ating pambansang watawat. Katulad ng tumayo ng tuwid at ilagay natin ang kaliwang kamay sa kanang dibdib kapag tumugtog ang ating pambansang awit at kung mayroong watawat. Ngayon naman, class, ay bibigyan ko kayong lahat ng isang talang gawain. So ngayon, babasahin ko muna ang panuto. So ilagay ang tamang sagot na tinutukoy ng may pulang linya. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para tapusin ito. Maliwanag ba? Okay, so okay, class, maaari nyo nang ipasa ang inyong talang gawain. Okay, dahil tapos na ang lahat, sasagutan na natin ito. Ano ang ibig sabihin ng tatlong butuin? Yes, Jenny. Okay, tama. Luzon, Visayas at Mindanao. Ano ang ibig sabihin ng araw? Yes, Jessica. Okay, tama. Kalayaan. Ano ang ibig sabihin ng 8 sinag ng araw? Yes, Janray. Okay, tama. Manila, Cavite, Tarlac, Batangas, Nueva Ecija, Pampanga, Laguna at Bulacan. Ano naman ang ibig sabihin ng kulay asul? Yes, Kathleen. Okay, tama. Pagkakaisa. Ano naman ang ibig sabihin ng kulay pula? Yes, Marga. Okay, tama. Katapangan. Ano naman ang ibig sabihin ng kulay puti? Yes, Kathleen. Okay, tama. Kapurihan at kalinisan. Okay, magaling, class. So, bigyan natin ng 3 palakpat at 2 padyak ng ating sarili. 1, 2, 3, 1, 2. Okay, very good, class. Ngayon naman, class, ay bibigyan ko kayong lahat ng sagutang papel para sa naman sa ating maikling pagtataya. Ito ay inyong sagutan sa loob lamang ng 5 minuto. So, pero basahin ko muna ang panuto at susundan niyo ako. Maliwanag ba? Okay, magaling. So, panuto, basahin ng mabuti ang mga tanong at piliin ng letra ng tamang sagot. Tapos na ba ang lahat? Okay, tapos na. Kung tapos na, class, ipakipasa ng
inyong papel at kayong class sa sagutan na natin ang inyong pagtataya. Basahin muna ang katanungan bago sagutan. Maliwanag ba? Okay, magaling. So, sino gustong bumasa at sumagot sa unang tanong? Yes, Jessa! Binubuo ito ng 6 na lalawigan at 16 na lungsod na ginagawa itong rehiyon na may pinakamataas na bilang ng mga lungsod. Okay, tama! Letra C. At ito ay ang Visayas. Pangalawang tanong. Yes, Rachel. Siya ay may sukat na 168 kilometro kwadrado. Okay, tama! Letter C. Ito at ito ay Luzon. Pangatlong tanong. Yes, Roy. Ilang porsyento ng 76.5 milyon ang kabuuang populasyon ang nanirahan sa Luzon? Okay, tama! Letter C. At ito ang 55.77%. Ang apat na tanong, yes, Maris! Isa sa aktibong vulkan sa lalawigan ng Albay sa pulo ng Luzon. Okay, magaling! Letter B. At ito ay Bulkang Mayon. Huling tanong, yes, Cassie! Ito ay matatagpuan sa lungsod ng Talisay at makikita ito sa rehiyon ng Visayas. Okay, magaling! Letter B. At ito ay The Ruins. So, class, sino ang nakakuha ng 5 puntos? 4 na puntos? 3? 2? Okay, magaling class kasi lahat kayo ay nakakuha na mataas na puntos. Bago tayo matapos, bibigyan ko kayo ng takdang aralin. So, sino gusto ang bumasa ng ating panuto? Yes, Elaine! Okay, very good. So, class, babasahin ko ulit para maintindihan natin ng mabuti. So, panuto, kanina tinalakay natin ang iba't ibang sagisag ng watawat ng Pilipinas. Kaya sa inyong takdang aralin, pumili lamang ng isang topiko at magtala ng 5 pangungusap tungkol dito. At pwede kayong gumamit ng larawan at idikit ito sa inyong kwaderno. Maliwanag ba sa lahat? Mayroon pa ba kayong katanungan? Yes, Jessica. Okay, sabi ni Jessica, kailan daw ito ipapasa? So, klasa ito sa susunod nating klase. Mayroon pa ba? Yes, Kathleen. Okay, sabi ni Kathleen, kung pwede raw kumuha ng larawan sa internet. So, class, pwede kayong kumuha ng larawan sa internet. So, meron pa ba? Okay, wala na. So, kung wala na, class, pwede na tayong tumayo at kunin ang mga basura na makikita natin sa ilalim nating upuan at mesa.